Pinatay ni Gideon sina Zeba at Zalmunna. Ikawalong kabanata. Ngayon, tinanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, "Bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Bakit hindi mo kami tinawag na makipaglaban kayo sa mga Midianita?" Nakipagtalo sila ng matindi kay Gideon, pero sumagot si Gideon sa kanila, "Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara sa nagawa ninyo? Kahit ang maliit na ginawa nyo ay higit pa, kung ikukumpara sa lahat ng nagawa ng pamilya namin, hinayaan ng Diyos na matalo nyo ang dalawang pinuno ng mga Midianita, na sina Oreb at Zeeb. Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara roon?" Nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. Pagkatapos, tumawid si Gideon at ang 300 tauhan niya sa ilog ng Jordan. Kahit pagod na, patuloy pa rin nilang hinabol ang mga kalaban nila. Nang makarating sila sa Sukot, humiling si Gideon sa mga taga roon. Sinabi niya, "Pahingi po ng pagkain. Pagod na pagod at gutom na kami. Hahabulin pa namin ang dalawang hari ng Midian na sina Zeba at Zalmunna." Pero sumagot ang mga opisyal ng Sukot, "Hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmunna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain." Sinabi ni Gideon, "Kung ganoon, kapag ibinigay na sa amin ng Panginoon sina Zeba at Zalmunna, paghahahampasin ko ang katawan nyo ng matitinik na sanga." Mula roon, umahon sina Gideon sa Penuel at ganoon din ang hiniling niya sa mga taga roon. Pero ang sagot nila ay katulad din ng sagot ng mga taga Sukot. Kaya sinabi ni Gideon sa kanila, "Pagkatapos naming manalo sa mga kalaban namin, babalik kami rito at gigibain ko ang tore ninyo." Ngayon, sina Zeba at Zalmunna ay nasa Karkor kasama ang 15,000 nilang sundalo na natira. Mga 120,000 na ang namatay sa kanila. Nagpatuloy sina Gideon sa paghabol. Dumaan sila Gideon sa lugar ng mga taong nakatira sa Tolda sa silangan ng Noba at Jogbeha. Sa kanila biglang sinalakay ang mga Midianita. Tumakas sina Zeba at Zalmunna, pero hinabol sila ni Gideon at nadakip. Kaya nataranta ang lahat ng sundalo nila. Nang umuwi na sina Gideon mula sa labanan, doon sila dumaan sa paahong daan ng Heres. Nakahuli sila ng isang kabataang lalaki na taga-Sukot at tinanong nila kung sino-sino ang mga opisyal ng Sukot. At isinulat ng kabataang lalaki ang pangalan ng 77 opisyal na tagapamahala ng Sukot. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga taga-Sukot at sinabi, "Natatandaan pa ba ninyo ang inyong pangiinsulto sa akin? Sinabi ninyo, hulihin muna ninyo sina Zeba at Zalmunna at saka namin kayo bibigyan ng pagkain. Ngayon, heto na sina Zeba at Zalmunna." Kinuha ni Gideon ang mga tagapamahala ng Sukot at tinuruan sila ng leksyon sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng matitinik na sanga. Ginibarin niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. At tinanong ni Gideon sina Zeba at Zalmunna, "Ano ba ang itsura ng mga lalaking pinatay niyo sa Tabor?" Sumagot sila, "Katulad mo na parang mga anak ng hari." Sinabi ni Gideon, "Mga kapatid ko sila, mga anak mismo ng aking ina. Nangangako ako sa buhay ng Panginoon na hindi ko kayo papatayin kung hindi niyo sila pinatay." Pagkatapos, sinabi niya sa panganay niyang anak na si Jeter, "Patayin sila." Pero dahil bata pa si Jeter, natakot siya, kaya hindi niya binunot ang kanyang espada. Sinabi ni Zeba at Zalmunna kay Gideon, "Bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin." Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa leeg ng kanilang mga kamelyo. Ang espesyal na damit ni Gideon. Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, "Dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin." Sumagot si Gideon, "Hindi ako o ang mga angkan ko ang mamumuno sa inyo, kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo. Maaari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam nyo sa mga Midianita? Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita, ayon sa kanilang nakaugalian bilang mga Ismaelita." Sumagot ang mga tao, "Oo, bibigyan ka namin." Naglatag sila ng isang damit at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midianita.
Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 kilo. Hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng Midian, at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipon na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang espesyal na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ofra. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Lubos ang natalo ng mga Israelita ang mga Midianita at hindi na nakabawi pa ang mga ito. Naging mapayapa ang Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon tumira. May 70 siyang anak dahil marami siyang asawa. May asawa pa siyang alipin sa Shechem at may anak silang lalaki na pinangalanan niyang Abimelek. Namatay si Gideon sa katandaan. Inilibing siya sa libingan ng ama niyang si Joash sa Ofra sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Hindi pa nagtatagal mula nang mamatay si Gideon nang muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumambang muli sa mga imahen ni Baal. Ginawa nilang Diyos si Baal Berit. Kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos na siyang nagligtas sa kanila laban sa lahat ng kaaway nilang nakapalibot sa kanila. Hindi sila nagpakita ng utang na loob sa pamilya ni Jerubbaal na siya ring tawag kay Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa Israel.